negative, positive. Magandang araw po. Para sa mga may BMW, sa may mga shop po dyan, sa Future Mechanic, kung nakikurious kayo, saan ba ina-adjust yung BMW kasi walang eccentric dun sa ilalim, makikita nyo naman yun eh. Maging familiar kayo. Kagaya po dito, may nagpunta sa amin, ipapa-adjust yung camber kasi napuntahan niyang shop, hindi alam nila kung saan ina-adjust yung camber. So ito, ituturo ko sa inyo, okay? Lahat po ng BMW, pag walang eccentric type dun sa suspension arm, eccentric type bolt, dito po ina-adjust yung shock mounting. Ito. Ayan, nakikita nyo yan. Ayan, nakikita nyo ito. Ayan yung forma nyan. Ayan, dito tayo. Pag hinatak natin, ito in-adjust namin, kanina naka-negative eh. Pag hinatak natin to, pa-positive siya. Pagpapunta naman doon, negative. Negative. Ayan, may katlao yan dyan. Natanggalin lang muna natin tong alin na to. Ito tinanggal namin to. Yung iba oh, pinapalo yan. Yung guide niya, pinakalak. Pinapalo na lang yung palubog. Ito. Negative, positive. May nating kabila. Ayan po yung kabila. Ito yung alin. Kasi pasok naman yung camber niya. Ayan yung alin na sinasabi ko na tatanggalin. Yung iba parang guide lang, pinapalo lang ho yung pababa. Ito lang ho yun, pagka sa may mga BMW, para at least alam nyo rin kung mga owner ng BMW, para pagpunta kayo sa alignment, hindi nila alam kung paano i-adjust ito. Pwede nyo sabihin sa kanila ganito yung ano, para at least alam nila, natutunan nila. So yun po, ito kasi BMW X4, C4 pala. So yun. Yun lang ho yun, paano ina-adjust. Kasi shock mounting. Yung iba ho, pagka sobrang di pa rin kayang habulin, kinikigil na to eh. Kinikigil yung pinalalaki. Pero may iba naman ng owner na ayaw naman nilang ikilin. Bukod na yan, mas lumapit lang. Okay na yun sa kanila. So yun lang po. Maraming salamat. Magandang araw.